Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso't isipan, pagsalansang ko'y aking kinikilala. Patawarin yaring kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang nakikipagkasundo sa sangkatauhan sa pamamagitan ng iyong salita, sa masigasig na pagsamba at matibay na pagsampalataya. Ang sambay ng Kristiyano ay makadulog nawang masaya sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Samuel, magdala ka ng langis at pumunta ka kay Jesse na taga Bethlehem sapagkat pinili ko nang maging hari ang isa sa kanyang mga anak. Nang magkaharap-harap na sila, nakita ni Samuel si Eliab. Pinagmasdan niyang itong mabuti at sinabi sa sarili, ito siguro ang hinirang ng Panginoon para maging hari. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan. Hindi siya ang hinirang ko. Ang batayan ko ay di tulad ng batayan ng tao. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit puso ang tinitingnan ko. Isa-isang tinawag ni Jesse ang pito niyang anak, ngunit walang pinili sa kanila ang Panginoon. Kaya't tinanong ni Samuel si Jesse, wala ka na bang anak kundi yan? Mayroon pang isa, yung pinakabata at pastol ng aking mga tupa, sagot ni Jesse. Sinabi ni Samuel, ipasundo mo. Hindi natin sisimulan ang paghahandog
hanggat hindi siya dumarating. At sinundo nga ang anak na ito ni Jesse. Siya'y makisig na binatilyo, malusog at nangungusap ang mga mata. At sinabi ng Panginoon kay Samuel, siya ang hinirang ko, pahiran mo siya ng langis. Kinuha ni Samuel ang sisidla ng langis at pinahiran si David sa harapan ng kanyang mga kapatid. At mula noon, sumasa kanya ang Espiritu ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahok. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahok. Panginoon ay aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahok. At sangayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahok. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahok. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan. Sasaakit tatanglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahok. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, dati nasa kadiliman kayo, ngunit ngayon nasa liwanag sapagkat kayo'y sa Panginoon. Mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga taong naliwanagan sapagkat ang ibinubunga ng pamumuhay sa liwanag ay pawang mabuti, matuwid at totoo. Pag-aralan ninyo kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Huwag kayong makikisama sa mga taong gumagawa ng mga bagay na walang ibinubungang kabutihan, mga bagay na dulot ng kadiliman. Sa halip ay ilantad ninyo sila at ang kanilang mga gawa, sapagkat kahiyahiyang banggitin man lamang ang mga bagay na ginagawa nila ng lihim. Ang lahat ng nalalantad ay naliliwanagan at ang naliwanagan ay nagiging liwanag. Kaya't sinasabi,
Gumising ka, ikaw na natutulog. Magbangon ka mula sa mga patay at liliwanagan ka ni Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Ang sabi ng buong mahal sa daigdig, ako'y ilaw kapag ako ay sinundan. Ang dilim ay mapaparam at sa akin mabubuhay. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong iyon, sa paglalakad ni Jesus, ay may nakita siyang isang lalaking ipinanganak na bulag. At si Jesus ay lumura sa lupa at gumawa ng putik. Ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pumunta ka sa deposito ng tubig sa Siloe. Maghilamos ka roon, gayon nga ang ginawa ng bulag. At nang magbalik, ay nakakita na." Sinabi ng mga kapitbahay niya at mga nakakita sa kanya nung siya'y namamalimos pa. "Hindi ba yan ang lalaking dating nagpapalimos?" Sumagot ang ilan, "Yan nga, hindi kamukha lang wika naman ng iba." At sumagot ang lalaki, "Ako nga po iyon." Dinala nila sa mga Pariseo ang dating bulag. Araw ng pamamahinga nang gumawa si Jesus ng putik at padilatin ang bulag. Tinanong din siya ng mga Pariseo kung paano siya nakakita. Sinabi niya sa kanila, "Pinahiran niya ng putik ang aking mga mata. Nagilamos ako pagkatapos at ngayon nakakakita na ako." Ang sabi ng ilan sa mga Pariseo, "Hindi mula sa Diyos ang taong iyan, sapagkat hindi niya ipinangingiling ang araw ng pamamahinga." Ngunit sinabi naman ng iba, "Paano makagawa ng ganitong kababalaghan ang isang makasalanan?" At hindi sila magkaisa ng palagay. Kaya tinanong nila uli ang dating bulag, "Ikaw naman, yamang pinadilat ni Jesus ang iyong mga mata. Ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya?" "Siya'y isang propeta," sagot niya. Sumagot sila, "Ipinanganak kang makasalanan at ikaw pa ang nagtuturo sa amin?" At siya'y itiniwalag nila. Nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya ay itiniwalag ng mga Pariseo. Kaya tinanong niya ang lalaki nang matagpuan nito, "Sumasampalataya ka ba sa anak ng tao?" Sumagot ang lalaki, "Sino po ba siya, Ginoo? Sabihin ninyo sa akin upang ako'y manampalataya sa kanya." "Siya'y nakita mo na. Siya ang nakikipag-usap sa iyo," ani Jesus.
Sumasampalataya po ako, Panginoon, sabi ng lalaki. At sinamba niya si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo, magsiupo ang lahat. Sa Ebanghelyo ho natin, hindi ho isa ang bulag. Mamaya dadaanan ho natin yan. Tandaan ho ninyo. Sa Ebanghelyo ho natin, hindi ho isa ang bulag. Maganda ho mapansin ho natin sa kwento ho ng Ebanghelyo ho ni San Juan. Kung babalikan po natin ang unang kapitulo, John chapter 1, sinabi ho ng ni Juan doon, dumating ang liwanag sa sanlibutan, ngunit hindi nila pinansin ang liwanag. Hindi pinansin ang liwanag na yon. Mas gusto nilang mamuhay sa dati nilang nakasanayang gawi. Hindi kinilala, hindi ho pinansin. Sa Ebanghelyo ho natin, hindi rin ho na naman napansin ng mga Pariseo ang gawa ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Ano mas pinansin nila? Hindi nila pinansin, uy, magaling na siya, uy, yan yung lalaking bulag, oh. Ang galing. Hindi ho ganun ang sagot nila. Ang sagot nila ay, araw ng pamamahinga ngayon, bakit nagpagaling si Jesus? Bawal yan. Masyado silang nakatuon sa tila'y mga rules. Nalimutan nila ang pakikipagkapwa-tao. Kaya nga sa Ebanghelyo, madalas nakikipagtalo si Jesus sa mga Pariseo dahil rin siya ay nagpapagaling sa araw ng pamamahinga. At pinalalahanan niya, ang tao ay ginawa, ang araw ng pamamahinga ay ginawa para sa tao, hindi tao ang ginawa para sa araw ng pamamahinga. Ang highlight ay ang tao, hindi yung araw ng pamamahinga. Ang atensyon sana ay sa tao, hindi sa tila'y rigid rule na araw ng pamamahinga. Sayang hindi nila napansin ang kabutihan ng Diyos sa kanila. Hindi nila pinansin yun. Mas nakatuon sa mga rules. Kaya ho, sa Ebanghelyo, hindi ho isa ang bulag. Marami ho sila. Ang mga Pariseo na ayaw maniwala at ayaw pansinin ang kabutihan at ang mga milagro na ginagawa ni Jesus. Ang mga tanda na ginagawa ni Jesus. Sana ko napansin na itong mga tandang ito ay gawa ng Diyos, sana'y nagpuri sila. Kung napansin nila na ang mga nakikita nila ang pagpapagaling, ang lalaking ito na pinanganak na bulag, nakakakita na, kung sana'y nakita nila na ito'y gawa ng Diyos, iba yung magiging reaction nila. Imbis na nagtatalo-talo sila, nagpupuri sana sila sa Diyos. Kaya maganda rin po sa atin, mga Kristiyano ho ngayon, ano ba yung bumubulag din sa atin? Binubulag ba tayo minsan ng posisyon? Yung mga Pariseo dito, binulag ng posisyon nila. Kaya nga nagalit sila dun sa lalaking pinagaling ni Jesus. Tinanong nila, ikaw ano masasabi mo? Ang sagot nila, sa tingin ko siya ay propeta. At ang sabi nila, pinanganak kang bulag? Sa tuturuan mo kami? Layas! Sila ay nabulag ng posisyon. Ayaw na nilang makinig. Nakatuon sila sa posisyon nila. Sila lang ang tama. Sila lang ang dapat pakinggan. Ayaw nang makinig. Bulag sa posisyon. Minsan, bulag din tayo. Bulag tayo saan? Bulag tayo
sa ating mga rules na sineset natin. Minsan, may sarili tayong mga rule. May gusto tayo. At gusto natin yung rule natin ang masusunod. Minsan, nabubulag tayo kasi gusto natin, ako ang masusunod dito. Nakakalimutan na natin kung paano tayo dinadala ng Diyos sa agos ng buhay. Ang mas gusto natin, my standards, the way I want it to be. Kaso lang, yun ang bumubulag sa atin. Yung sarili nating kagustuhan. Yung sarili nating standard. Kaya minsan, pag gumawa ang Diyos at beyond our standards, hindi natin napapansin ang gawa ng Diyos. Kasi gusto natin, mag-fit siya sa standard natin. Gusto natin mag-fit siya sa baso natin. Pero ang alok ng Diyos sa'yo, pichel. Gusto mo lang baso? Na 8 ounce? Cute yun. Ang alok sa'yo ng Diyos, hindi, 1 liter of blessing. 1 liter, beyond that expectation. Kaso lang, nakaganon tayo sa rule natin. Nakaganon tayo sa standard natin. Hindi natin nakikita na higit pa pala sa inaasahan natin ang ginagawa ng Diyos. May tugon si Jesus at paalaala rin sa atin na hayaan natin na buksan natin yung mata na hindi tayo nakakulong, hindi tayo nakapikit sa mga rigid rules, sa pagkabulag sa posisyon, kundi hayaan natin na ang Diyos na ipakita ang kanyang liwanag sa atin. Hindi tayo masyadong nakatingin sa kahapon, kundi hayaan natin ang kahapon ang maging turo at gabay natin sa ating paglalakad at paglalakbay sa buhay. Kaya magandang paalala sa atin, handa ba akong buksan ng Panginoon ang aking mga mata na lubos ko talagang makita ang kanyang gawa? Handa ba ako na buksan ng Panginoon ang aking mata para makita ko ang kanyang kabutihan? At sana masabi natin, Panginoon, hilumin mo ang pagkabulag ko. Pagkabulag ko sa pagkamakasarili. Pagkabulag ko sa aking sarili. Nakatuon ang atensyon ko sa sarili nang makita ko ang kapaligiran ko. Nang makita ko ang kapwa ko. Nang makita ko ang bayang minamahal mo. Ito po sana yung hingin natin sa Panginoon ngayon. Panginoon, hawakan mong mga mata ko kung ako'y nabubulag sa kayabangan ko. Hawakan mo mga mata ko, Panginoon, kung ako'y nabubulag at nakatingin sa pangit sa paligid ko na hindi ko napapansin ang kabutihan mo. Hilumin mo ang mata ko. At sana po ito yung dasal natin. Ang dasal natin na makita ang gawa ng Diyos sa buhay natin. At kung makikita ho natin ang gawa ng Diyos, mas lalo tayong napapalapit sa Kanya sapagkat nakikita natin, God is always present in my life beyond my own expectation. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen,
Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, ibinubunyag ngayon ng Ama ang kanyang sarili bilang liwanag ng sanlibutan. Atin ngayon siyang sundan bilang liwanag ng ating buhay. Habang ating itutugon, Ama, ikaw ang aming liwanag. Ama, ikaw ang aming liwanag. Mapagmahal na Ama, liwanagan mo sina Papa Francisco, mga obispo, mga pari, mga diakono at mga laiko sa aming bawat pagpapasya at paglilingkod sa isa't isa. Kami dumadalangin. Ama, ikaw ang aming liwanag. Mapagmahal na Ama, gabayan mo ang bawat lingkod bayan sa iyong katotohanan. Kami dumadalangin. Ama, ikaw ang aming liwanag. Mapagmahal na Ama, liwanagan mo kami ngayong maraming pinagdaraan ng pagdurusa. Sa kadiliman ng gabi, ikaw nawa ay manatili. Kami dumadalangin. Ama, ikaw ang aming liwanag. Mapagmahal na Ama, itinataas namin ang aming mga kapatid na misyonero. Liwanagan mo ang kanilang mga puso upang kanilang masariwa ang tamis ng kanilang unang pagtalima sa iyong misyon ng pag-ibig. Kami dumadalangin. Ama, ikaw ang aming liwanag. Mapagmahal na Ama, pahintulutan mong makapasok sa iyong walang hanggang liwanag ang mga yumao naming mahal. Kami dumadalangin. Ama, ikaw ang aming liwanag. Itaas din natin ang mga kapatid nating nangangailangan ng panalangin, ang mga pangangailangan ng ating pamayanan, at ang ating mga personal na kahilingan. Kami dumadalangin. Ama, ikaw ang aming liwanag. Ikaw ang aming liwanag o mapagmahal na Ama. Tulungan mo kaming masalamin ang iyong buhay at pag-ibig sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis. Di masukat ang galak ko pagkat aking iniibig. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi
ng patawad mo. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, ito pang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha para sa paghahain nagbibigay kagalingan, kami ngayon ay masayang nagsisipag-alay. Kalakip ang dalangin amin awang maidanghal. Ang pagdiriwang na ito ng banal na pakikinabang ay maidulot nawa ito para sa kaligtasan ng tanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Minabuti niyang maging di na iiba sa amin upang ang sangkatauhang namuhay sa dilim ay kanyang maakay sa pananalig, nahahantong sa liwanag ng iyong pag-ibig. Kaming ipinanganak noong una bilang alipin ng dating pagkakasala ay kanyang hinugasan sa tubig ng muling pagsilang upang maitampok bilang mga kapatid niya sa iyong angkan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Ngayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo
Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Kinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanaanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ipagkaloob
Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa sarili ay mabubuhay sa Diyos. Siya'y larawan ni Kristo ang ating mabuting pastol. At kanyang iniaalay ang sarili niyang buhay sa lugod at kabutihan ng minamahal niyang kapwa. Sa paglapit sa panganib, tumatakas ang upahan. Ngunit ang tunay na pastol na nanatili hanggang kamatayan. At kaya't siya'y mahal din ng butihing Diyos na Ama, sapagkat handa siyang mamatay nang ang kawan ay maligtas. Matay sa sarili ay mabubuhay sa Diyos. Siya'y larawan ni Kristo ang ating mabuting pastol. At kanyang iniaalay ang sarili niyang buhay sa lukod at kabutihan ng minamahal niyang kapwa. Sa paglapit
sa panganib, umatakas ang upahan. Ngunit ang tunay na pastol nananatili hanggang kamatayan. At kaya't siya'y mahal din ng butihing Diyos na Ama, sapagkat handa siyang mamatay nang ang kawan ay maligtas. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating ika-apat na Lenten Recollection sa darating na March 21, 2023, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi dito po sa ating simbahan. Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay si Reverend Father Jonathan Noel Mojica, ang ating pong parochial vicar. Maraming salamat po. Pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanglawan mo ang lahat ng tao na isinilang sa daigdig na ito. Sa kaloob mong liwanag, tanglawan mo ang aming kalooban upang ang dapat naming isaloob na iyong ikinalulugod ay lagi naming isaisip at ikaw ay aming wagas na maibig. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglayang kapayapaan ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinduho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus
Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na amin.